Meron po siyang kakaibang Cinderella story. Miss Diana Zubiri! Gusto mo nang mag-artista? Yes. Bakit sila nasa TV? Bakit ako wala? Naging breadwinner ako. Ano ba yung mga pinagdaanan mo sa showbiz? Na ikaw daw ay nag-audition for Star Circle. Batch 1 to 10. Batch 1 to 10? Ang ina no? At rejected ako dun lahat. Ito po kasi yung kasagsagan ng paggawa ng mga bagong sexy films. Mm-hmm. Si Assunta De Rossi po yung parang pinipeg nila before. Nakapasok ako noong time na kinuha po ako ni Mr. Robbie Tan ng Seiko Films. Nung kinuha po ako ng Encantadia, ang laki ng transition eh. Sexy to wholesome. Kami po ang mga sangre. Kayo ang mga sangre. Yung buhay naman po namin sa Australia, simple lang, normal na tao lang. Gaano mo na-miss ang showbiz? Kasi po, siyempre, mahirap pumili. Diba? Career o family. Diana, umingay ang pangalan mo. Kumbaga, sumabog ka dyan eh, talagang. Opo. Totoo ba na ang naging TF mo, cellphone? At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi nyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuukat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Dina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan nyo, hindi mo kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto nyo lahat na lang ng gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hello friends! Welcome to our channel, the Smoky Serna Channel. Very happy ako at excited ako na makasama itong taong to. Merong isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz. May kakaibang kaseksihan. Magandang babae sa Pilipinas. Meron po siyang kakaibang Cinderella story. Friends, let us welcome to our show, Miss Diana Zubiri! Hello! Yay! Hello, kamusta? Mga Zoobs! Hello, yes. Hi, Zoobs! Uy, Zoobs din ako! Yung mga Zoobs natin nanonood yan, kaya kailangan batiin. Yes. Hello, Ate Cookie! Hi! Maraming salamat kasi na-invita mo ako sa iyong vlog. Uy, naalala mo ba yung In the Name of the Mother Days? Oo, yes. Movie na ginawa. Medyo madugo din, ano? Opo. Pero, lalo na para sa'yo. Ang dami mong mga crying scenes. Ikaw din kaya yung mga malalim ang mga hugot ng acting ni Diana Zubiri. At best actress po siya doon sa Naku pelikula po, namin. Salamat. Yeah. Ama ng Diyos. Nadaan sa... Sa sigaw. Sigaw. Magsama na kayo ng babae mo! Yun naman talaga gusto ko eh! Sinira ako po yung pamilya ninyo. Hindi ko deserve to. Patawarin mo ko. 2 taong kang nagsilbi kay Marcian. Sa totoong buhay, you are Joy. Anong kaibahan ni Joy kay Diana? Wala po masyado kasi si Diana naman simple lang din. Si Joy simple. Kumbaga parang yung pagiging Diana mo syempre as a showbiz personality. Mm. Pero tinatry ko pa rin siyang hindi masyadong glamorosa. Gusto ko mamahalin din siya ng tao as Joy. Mm. So, gusto ko parang natural lang silang dalawa. Kamusta ang Joy na bata? Bata alam niyo po, na-enjoy ko yung childhood namin. Sa generation kasi namin, nakakapaglaro pa. Pero interesado kaming lahat. Opo. Gusto mo nang mag-artista? Yes, kasi nanonood din ako ng TV. Tapos na-amaze ako, bakit sila nasa TV? Bakit ako wala? Ang get mo! Nakakatuwa ka naman. Diba parang naisip ko, parang gusto ko din yun. Sumasayaw sila, kumakanta, kasi hindi ako marunong. Pero nung bata, nakapag-join ka ng mga contest, yung hindi mga ganun, po, eh. Ever. Nakakapanood ako na, oh, may audition. Kaso lang, ang hirap nun, kasi wala akong talent. Sobra ka naman. Hindi po, hindi ako nahasa eh. Talent, hindi ako nahasa sa singing and dancing, kasi nga batang labas din ako. Iniisip ko, pag nag-audition ako, anong gagawin ko? So sabi, may acting naman daw. So harap ako sa salamin. Acting ako. Kasi sabi ko, yun na lang yung daan para makuha ako. So, paano ka nakapasok sa showbiz? At ano ba yung mga pinagdaanan mo sa showbiz? Nakapasok ako sa showbiz sa kabila ng rejection mga 10 times. Nakapasok ako noong time na kinuha po ako ni Mr. Robbie Tan ng Seiko Films. Hi, Tito Robbie! Tito Robbie! So yan, na-discover nila ako nung time na dapat ako ay pupunta na ng Japan. Kasi dapat po
magtatalento ako dati. Yun pa yung tawag sa mga nagpupunta sa Japan. So doon ako na-discover ng kanyang writing. Ilan taong ka nun, Joy, nung... Actually, bata, 16. 16? Mm-hmm. Tapos sinantay na lang ako mag-17 hanggang sa mag-18 nung nilabas yung pelikula ko kasi nga bawal. Then I heard na ikaw daw ay nag-audition for Star Circle. Batch 1 to 10. Batch 1 to 10? Ang ina doon. At rejected ako doon lahat. Ano ba, bakit ba? Parang, totoo ba na parang pinagsasaraduhan ka daw parati ng gate? Cortina. Cortina at saka gate. Kasi ano po, di ba, meron ano silang... Mga pangyayari. Nakapila kami doon po sa may tapat ng ABS-CBN, sa may Esguera. Ang haba ng pila noon. As in, talagang nakatayo kami doon, may tubig lang kami. Isa-isa kang tatawagin para... mag-VTR lang. Dadaanan ka lang talaga ng camera. Tapos minsan hindi pa ako umaabot. Alam mo yung... Ano na? Cut off na? Ganun ko kagusto. Ang cute mo naman. Kaya nung na-reject na nga ako ng 10 times, parang inisip ko, oh, baka hindi para sa akin. So, nag-try akong mag-audition naman for Japan. Tapos doon, ang maganda, pinag-training nila ako for dancing, for singing. So, nakita ko naman kung ano yung mga strength ko na pwede ko din gawin. Right. Kaso lang, nung kukuha na ako ng visa para sa Japan, nakilala ko naman po yung Seiko Films. Tapos si kinuha nila ako. Kinuha ko naman. That was, of course, obviously, your first movie. Opo, Ang Itlog. Ang Itlog. Kukuha lang sana ako ng tubig para kay Tonyo. Palagi kasi nauuhaw yun eh. Ito po kasi yung kasagsagan ng paggawa ng mga bagong sexy films. Mm-hmm. Si Assunta De Rossi po yung parang pinipeg nila before dahil katatapos nilang ng Sisid. Sabi nila, kaya mo bang gawin? Sabi ko, hindi ko pa napapanood yung movie niya kasi medyo bata pa ako. Parang binigyan lang ako ng idea ko ano yung gagawin ko. Tapos sabi ko, sige, magpapaalam ako. Total, gusto ko naman din mag-artista. So, let's try. Di ba nag-start ka as a sexy star? Opo. Nung time na yun, how old were you nung nag-start ka? 17. Tapos nilabas nila yung movie ko nung 18 ako. Para legal na. Speaking of the new face, tapos na-launch ka agad. Sa tingin mo, sis, ano ba, Diana, ang iyong edge? Sa lahat ng mga nag-try na maging sexy stars, bakit si Diana Subiri hanggang ngayon nandito pa rin? Siguro po dahil minahal ko yung trabaho ko, tsaka gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Naging masaya ako na natanggap ako bilang artista dahil sinabi ko nga po sa inyo hanggang 1 to 10 ng rejection. So, pinagbutihan ko kasi. Nakaka-touch, no? I mean, ito yung masasabi natin Cinderella story talaga. Yung bang, ang hirap kayang ma-reject ng once, twice, ikaw 10 beses pa. Pero pinursige mo pa rin. Paano ka naman nakakuha ng lakas dun sa mga rejection na yon? Saan ka kumuha ng strength mo? Kasi po, naging breadwinner ako. So, nung, syempre, nung iniisip mo na makakatulong to sa pamilya, yun yung drive mo to really, ano, para maging successful, kumbaga. Yun talaga yung naging inspirasyon ko. Buzzer question number one. Miss Wilma doesn't. You're back! Alam mo naman na nauso na naman ang sexy movies. Kung hihingan ka ng unsolicited advice ng ating mga bagong sexy stars, ano kaya yun? Kung ano yung pinapakita siguro nila sa movie or sa TV, dapat iba sa totoong buhay. Para yung respeto pa din ng tao. Nandoon pa. True. Thank you, Wilma, for that question. Thanks, Wilma. Paano mo nagawa yung transition and yung crossover na yun? From being the sexy star and to being one of the most credible dramatic actresses we have. Actually, malaking pasasalamat ko po sa GMA Network kasi malaking tulong yung kinuha nila ako as Danaya sa Italia. Kasi po nung in-offer po yan sa akin, ang ginagawa ko pa lang nun movies. And then, Bubble Gang. Siyempre, sa Bubble Gang, medyo sexy-sexy pa rin tayo. Mm-hmm. Nung kinuha po ako ng Encantadia, yun na po yung naging tulay. Kasi po, ang laki ng transition eh. Sexy to wholesome na mga bata naman yung mga naging fans ko. And very successful at that. Opo. My goodness, forever ka nang nakatatak na Danaya. Opo. Ako po ay nagpapasalamat. Kasi kahit saan ako magpunta, yun yung binabati ka ng mga tao. Tapos, pakita sila na nag-costume sila o kaya yung mga anak nila. Diba? So,
masaya ako na hanggang ngayon po nandoon. Kasi maganda yung show, maganda na naging successful siya. At talagang nasa shadow ko siya. Hoyaki, I love you! Ano? Tama ba? Tama. Isa pa. Lumapit ka pa. I love you! I love you! I love you! Okay. Sarap pa naman yung Dak. Sis, nanalo ka ng acting award noong 2011. Can you please tell us more about it? Gumawa po ako ng isang indie film. Ako po ay isang nurse doon na palakad-lakad sa ospital, nag-observe, tapos sa Fabella Hospital. So, nurse siya na parang burned out dahil nakikita niya na palaging may nanganganak, kaliwat kanan, tapos ang dami, wala na silang mapaglagyan ng baby. So parang ang role, nag-snap? Nag-snap siya and meron din pala siyang dinadala na sarili niya na siya buntis. Ang ganda! Ang ganda ng story. So parang yun yung role ko. Tapos, yun na, nanalo ko ng award kahit palakad-lakad lang ako ng ospital. Diba? And then, nakikita doon yung, ano, yung depth mo as an actress, if okay. I may say tsaka so. Tsaka po, nanay na rin kasi ako nung nangyari yun. So, nakakuha na tayo ng, ano, may ng hugot. Hugot. Opo. Ano naman ang dream role mo? Ako kasi gusto ko palagi yung mala-action. Talaga mo? Mala-action, oo. Gusto ko yung... Kaya nga po, parang destiny ko yung Danaya, yung Encantadia. Kasi yun yung gusto kong ginagawa. Akin ang brilyante ng lupa! Hindi ka dapat pagkatiwalaan, Perena. Diba, dream ko yung come talagang, true. Opo. Siguro gusto ko na lang ngayon makagawa ko ng Hollywood film. Na action. Nako, if sana. You dream it, if you believe it in faith, it will come. Wala imposible sa Diyos at kayang-kaya mo yan. Nako, salamat. Kamusta naman yung buhay may asawa ni Joy? Buhay may asawa, parang normal lang na may kasama ka. Pero kasi po, hindi ko ma-identify dahil broken family kami. So hindi ko alam yung feeling na nabuo pala. Yung mga anak ko, feeling complete sila kasi complete family. Tapos masaya naman din ako kay Andy. So parang ito pala yung pakiramdam na nabuo na may pamilya. And I'm so happy for you kasi 'di ba tayo mga zoobs, nakikita naman natin na happy talaga kayong mag-asawa at ng yes, pamilya. At nakikita ko, nakilala ko po si Andy in person. Kamukha na po sila ni Miss Diana. Magkamukha na kami. Yeah. Ang dami nga po nagsasabi. Eto, as a wife and as a mother, kamusta naman ang buhay mo sa Australia? Yung buhay naman po namin sa Australia, simple lang, peaceful, normal na tao lang. Siyempre po yung ibang mga Pilipino, pa-picture naman, ganyan. Right. Wala right. Masyadong ganun. Parang na-adapt nila yung culture ng mga Australian na medyo nahihiya, picture ganyan. Saka so, siguro parang they give you privacy. Yes, meron po talaga. Ramdam ko po. You had a flourishing career here sa Philippines. Tapos, you chose to settle down in Australia. Meron ka ba mga regrets sometimes? Wala naman po. Kasi parang for now, mas inuuna ko yung importansya nung buo yung family. Na kasi po 'di ba sa taping minsan 24 hours kung wala sa bahay, marami kang nami-miss. True. So ngayon po may opportunity ako to stay there for a while. Tatapusin ko muna yung kailangan kong tapusin doon, tapos pwede na akong bumalik dito. And I think sis, parang sometimes it's not all career and money, 'di ba? If you find the right person. And so, how is Andy as a life partner? Wow! Talaga nang hindi alam na ako ng buhay ng may buhay. Si Andy kasi, hindi ko nga alam na may ganung tao na nag-i-exist. Na parang all. Parang siya, kasi di ba mako-compare mo dun sa mga naging ex mo, ganyan. Di kami nag-aaway, Ate Cookie. May mga hindi kami pagkakaunawaan, pero nasisettle din namin agad. Kaya rin siguro kami tumagal. Dahil isa yun sa mga malaking bagay. Paano nag-start ang love story? Nag-start yung love story namin sa blind date.
pero hindi siya naging successful. And then, after 3 years, nakita kami ulit. Tapos, yun na. Nagkaroon na kami ng chance na hindi na blind date. Baka walang pressure na. Tapos yun, doon na ulit nagsimula na nakita kami, nag-usap, hanggang sa naging kami na ulit. Buzzer question. Meron ulit. Hi, Diana! It's your Ate Pinky. Kamusta ka na? Meron lang akong konting katanungan para sa'yo. So, alam naman ng lahat na may asawa ka na, at alam din ng lahat na napaka-hot ng asawa mo. Ngayon, ang tanong ko, meron na bang naging time or instance na dahil sa sobrang hot ng asawa mo, eh, naging insecure ka sa kanya? Naging cause ba ito ng hidwaan or ng pag-aaway niyong dalawa dahil sobrang hot si Mister? Actually, hindi. Wala. Hindi ako nagsiselos. Hindi ako silosa. Kumbaga parang kapag may nakaka-appreciate sa kanya, mas natutuwa pa ako, mas nagiging proud ako na ganun. Yan pa lang dapat natin makuha ko, Diana. Hindi niya kasi din pinapa-feel sa akin na may dapat kang may dapat akong ika-insecure. Kaya hindi kami nagkaroon ever ng problema tungkol sa ganyan. More than trust, security. May security. Diana, ito, ano mga na-discover mo sa sarili mo as a mom, as a wife? Actually, yung pasensya ko parang mas humahaba as a mom. Kasi syempre kapag meron kang mga anak na maliliit, tas 24/7 na sa'yo, di ba? Minsan lumiliit, di ba? Ngayon, lumalawak na. Kasi dati hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mga pasensya. Kasi nga, tatlo sila. San ko kulit? Ayun, nagtatry ako ngayon magluto kasi hindi pa ako marunong. So, pero successful ang pastry, ha? Opo, opo. Sa Australia, congratulations. Business sa Australia. Yes. Sa recent vlog mo, umiyak ka, sis. Kung magkakaroon man ako ng chance na dumalaw, gagawin natin yan. Sa tamang panahon. Gaano mo na-miss ang showbiz? Kasi po, syempre, mahirap pumili. Diba? Career or family. So, since nabigyan ako ng opportunity at chance na makabalik dito ulit, diba parang, parang hindi ko din kasi ina-expect na uuwi ako. Kasi sabi ko, oh, andito na ako. Parang hindi ako makapaniwala. Kaya nakaka-touch po. Balik showbiz ka na ba? Sa ngayon po, baka hindi muna dahil may tinatapos pa ako sa Australia. Mga 2 years. Tapos kung matapos ko na yun, and maganda naman ulit yung offer sa akin dito. Yan, babalik tayo. Siyempre, hindi ko isasara yung aking pinto. Mahal ko ang showbiz. Sis, buzzer question number 3. Hi, Diana! Oh my gosh, I miss you. Ito na ang tanong ko. In a scale of 1 to 10, please rate yourself bilang unang-una, bilang nanay. Pangalawa, bilang asawa. At siyempre, tatlo, pangatlo dyan ay bilang isang aktres. Wow, asawa, ina-aktres. Asawa, pinakamataas is 10. Uh-huh. Okay, sa pagiging 10. Asawa, siguro I'm 10. Yes. Sa pagiging wife? Nanay, siguro nanay. I'm 8. Kasi ano pa ako, nangangapa. Sa pagiging aktres, baka ganun din po, 8. Kasi syempre, hindi ko pa natatapos ang lahat. Marami pa akong pwedeng gawin kung sakali man po makabalik ako. Expound mo nga, explain mo pa nga yung ano, bakit, okay. Bakit sa 10, okay, ten. Sa pagiging asawa. Kasi feeling ko happy naman siya, sabi ko nga po kanina, may security. And then, kasi nakikita ko naman yung relationship namin is growing. Wala naman siyang reklamo so far, Ate Cookie. Wala pa. So, yun, kaya 10. So, bilang isang ina, 8, dahil nangangapa pa ako. Hindi ko pa masyadong kabisado sila. And then, syempre, nakukulangan pa ako. So, meron pa akong room for improvement doon. At least, yun ang maganda sa'yo, sis, na you want to, binibigyan mo pa yung sarili mo ng room for improvement. Yes, hindi po. Ka na, aminado naman po ako na at, hindi pa ganun ako kagaling bilang nanay. And then, pagiging actress, since marami na din taon akong nahinto, 4 na taon na Ate Cookie na wala akong ginagawang show. 4 na taon na, tagal na. Kaya feeling ko, kulang pa. Marami pa din akong pwedeng gawin pagbalik ko. Meron tayong throwback pictures. Okay.
Picture number one. Okay, ako yung nakadilaw, tapos ate ko yung isa. Girl Scout siya. Ang cute. So, sinusundo namin yung kapatid ko niyan. Tapos, nakaganon ako, di ba? Kasi may hawak akong piso niyan. Oh! So, mahilig akong maghawak ng pera, sabi ng mami ko. Ayun, tignan mo magkamukha kami. Yan yung pinag-collage ko yung picture na yan. Si Andy yung nasa kabila, tapos ako yung isa. Halos magkaparehas yung edad namin dyan. Kaya, tas feeling ko, medyo hawig kami. Alam mo, totoo. Totoo. Para kayo magkapatid. Yung ano namin, yung size nung, yung features ng mukha. Basta yung physical features, pati pag-smile nyo. Oo. Oh, ayan po, ano na ako niyan, 30 years old. Naalala ko yan. Magta-30. Nasa college ako. Bumalik ako sa college. Sa Miriam College. Isa nakaka-proud sa'yo. Grabe. Opo, kasi yun yung time na, yun nga po, nanganak ako sa firstborn ko. Tapos, medyo chubby-chubby pa. Tapos wala akong ginagawang project. So, nagbalik ako sa school. Nag-college ako for 5 years. So, yun respect na naman yan. Ako, respect na naman ako dyan. Tsaka, Ate Cookie, yan yung year din na nanalo ko ng Young Critic Circle Award. Diba? Congrats. Ginagawa ko yung movie na yun habang nag-aaral. Habang nag-aaral. Opo. Hindi lahat ng tao makakaya yung gano'n, ha? Malakas din talaga ang power mo, anak. Yan ang, sangre. Power ng sangre. Yes! Ang course mo was... Theater arts. Theater arts. Kasi iniisip ko din, if ever man, baka magamit ko siya somewhere. Tama. Tsaka at least may idea ko ano correct yung ginagawa behind the scenes. Ayan na nga po, nag-graduate na tayo ng college after 5 years. Ano yan? 30 years old ako, naalala ko. Yeah, sa Miriam College po. Congrats, congrats, congrats. Being able to, having been able to graduate college, theater arts, how was the feeling? Siyempre, parang proud na proud ako sa sarili ko kasi parang na-fulfill ko na yung gusto kong mangyari. Kasi yun na lang po yung kulang, Ate Cookie. Hindi ako nakapag-aral. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, as a breadwinner, inuna ko muna sila. Tapos nung okay na ang lahat, tapos nagkaroon naman ako ng baby. Yun. Kaya sabi ko, oh, sige, mag-aaral ako, tapusin natin. Ah! Picture number. Opo, fine. Ayan naman po ang aking hitchhiking picture sa Mandaluyong. So ano siya, yun yung pinaka-controversial pictorial na ginawa ko sa FHM. Diana, umingay ang pangalan mo. Opo. Dito sa picture. Opo, na ito, nagsara daw ang hindi ang naman highway po na traffic. Hindi talaga siya traffic kasi shinoot lang namin yun, wala pang 5 minutes. Kasi ang sabi sa akin ng photographer, parang, oh, mag-ready ka na, mag-bihis ka na para pag bumaba tayo, hindi tayo magkakos ng traffic. Pinlano po namin naman yan bago namin ginawa. Kasi nga alam namin na sa daan, syempre, may daloy ng mga sasakyan. Kumbaga, sumabog ka dyan eh. Talagang putok na putok. Grabe. Lahat nasa news ako niyan. Exactly. Lahat. Talagang as in, superstar overnight. Opo. Ano naging feeling mo na naging nung superstar una, ka overnight? Hindi ko masyadong nararamdaman, Ate Cookie. Kasi parang, ano lang siya. Parang nangyari lang. Tapos nung nakikita ko na, oh shit, nasa TV na ako palagi. Parang news all over. Tapos naalala ko pa New Year noon. Yung nasa year-ender ako. Oo. Parang ganun pala siya kalaki. Oo, ganun ka tapos talaga ka-big news. Tapos after niyan, dire-diretso na, nagkaroon ako ng offer. Nakuha ako sa Bubblegum. Yeah, overnight. Tapos, ang daming sensation. And ito, artista na ako talaga. Diba? And how does it feel to be the it girl? Hindi ka ba natakot? Hindi ko siya nararamdaman nung mga oras na nangyayari yun. Pero, nafe-feel ko na marami nang nakakakilala sa akin. Tapos, doon na nga po nagsimula yung mga offer. Parang, wow, ito pala yung pakiramdam na, di ba po kapag sumisikat ka, medyo iba yung feeling na marami sa yung lumalapit, umahanga, nakikipag-usap. Eh dati, syempre, pag nameless ka, wala namang kakausap sa'yo, nandun ka lang sa tabi. So, parang in-demand na in-demand yung pangalan ko. Sabi ko, eto na yun. Ito talaga, na sobrang in-demand. Opo. Pero, totoo ba na ang naging TF mo, cellphone? Opo. Kasi, dare lang yun sa akin ng manager ko, ni Tito Joe. Sabi niya, may pictorial peg akong nakita for you, pero hindi ko alam kung kaya mong gawin. Sabi ko, kaya ko yan, ano ba yan? Tapos pinakita niya yung peg, sabi niya, pero gagawin natin to sa
sa bridge. Hahanap daw sila ng bridge kung saan merong dadaan na sasakyan. Mm. Kasi hindi siya mukhang makatotohanan na mag-hitchhike ka kung nasa woods ka. Totoo or, naman. Or kung walang sasakyan. Correct. Sabi ko, nung time na yun kasi artista na ako, no? Tapos wala akong cellphone. Eh lumabas yung bagong cellphone model na unang-unang may camera. Sabi ko sa kanya, oh sige, eh mahal. Mahal yun eh. Gagawin ko yan, pero bigyan mo ako ng cellphone. Sabi niya, yun lang pala eh. Tapos yun, eh, pero, hindi pa tapos yung shoot namin, may daladala na siyang cellphone. Binigay niya na sa akin. Sabi ko, okay, I have a cellphone. At least due to his promise, hindi to Jojo. Yeah. Ayan. Yan pong picture na yan. Tatlo kami ni Aubrey, ni Maui. Yan po yung pictorial namin sa calendar ng FHM. Kita niyo naman, no? Sexy naming tatlo dyan. Ano yan? Dyan si Tito Jo nakakuha ng idea na gawin yung hitchhiking. Kasi nung shinoot namin na yan, nauna po yan eh. Hindi pa ako, never pa ako nag-cover sa FHM. Kasi sabi niya, gusto niya medyo maganda, medyo pwedeng pag-usapan. Tama. Pero hindi niya naman ina-expect na ganun kabonggang usapan yung nangyari. Ang galing naging idea ni Tito Jojo. Sa kanilang dalawa, sino yung parang naging closest friend mo? So, I think si Aubrey. Pero recently din nag-uusap kami ni Maui. Pero si Aubrey yung mas lagi kong nakakausap. Kasi yung asawa niya, si Troy Montero, is best friends of my husband, si Andy. Next picture, please. Ayan! Ayan na yun. Yung pinanalo ko po na award. Yaan siya, nurse. Bilang pagod na pagod at ngarag sa trabaho. Nag-iisip ng gagawin para sa kanyang sitwasyon kasi buntis nga po yung character ko dyan. Kung magiging kagaya ba siya ng mga inaalagaan niya sa ospital o iibahin niya yung destiny niya. So dapat panoorin yan ng mga nakakanood sa atin ngayon kasi magandang pelikula yan. Maganda yung mensahe. Next picture, please. Ayan ang aking mother. Yan po yung kasal namin ni Andy. So, ano yan? Year 2015. Yan ang aming pictorial bago po ako maglakad sa aisle. Ito po, next picture, please. Ay, ang ganda, ayan, ang ganda nito. Ang ganda ng picture namin dyan. Pictorial po namin yung apat sa Metro Magazine, kung hindi ako nagkakamali. Yan ang aming first shoot ever when we are promoting our movie, Mystified. Para po yan sa promotion namin. So that's Iza, Karel, Sunshine, and me. As in, tuloy nga namin magkakapatid. Diba, at least kahit pa paano. Lumalabas po, di ba, na talaga close kami. Maganda yung relationship. May bonding talaga kayo. Yung hindi lang mababaw na, sige, dahil may ginagawa tayo. Oh. Talagang you really like each other. Yes. At naging para kayong magkakapatid. Ang tagal na ng Encantadia. 2005. So, huwag nyo na pong i-compute yung edad namin. So, ayan na po siya. And thankful ako dahil nabigyan kami ulit ng chance na magsama-sama para sa isang production number recently sa Showtime. Yan, nakaka-touch naman yung nag-usap ko. Naiyak pa nga si Shine. No po, naiyak siya. Hmm. 1, 2, 3! What's up, mga people? Kompleto silang apat. Ayan po ang aming bakasyon sa Melbourne. Di ba, nag-drive kami from Adelaide to Melbourne. Tapos nagpunta kami sa isang museum. So, nung time na yan, medyo umuulan nga eh. Ito, ang pinakamatino na naming picture as a family. Dahil kapag may mga maliliit kang anak na bata, ang hirap silang pagsamasamayan ng matino sa picture na nakasmile. Pero ang ganda nito, oh. Para oh, talagang family portrait. Yes, parang po, ang ganda. You've gone through so much as a mother. Marami kang mga pinagdaanan, especially with your eldest child. Na po. Would you mind sharing it with us nga? Actually po, ayan, matagal ko nga hindi rin na-explain to sa kanila. Si King po ay pinanganak ko ng may cleft palate. Unilateral po yung sa kanya. Ibig sabihin, isa. So, meron dito, tapos meron din sa palate niya na nakabukas. Ang dami naming pinagdaan ng operations. Naka-apat kami kasi ang una sa lips, skin loss, when he was 3 months old. Tapos, 6 months sa loob ng palate. Tapos habang inooperahan siya nung time na yun sa palate, nagkaroon pa siya ng chicken pox.
So sabi ko, ano ba naman to? Tapos hanggang sa paglaki, nung 7 years old naman siya, inoperahan naman, nilagyan siya ng bone grafting para magdikit po ba yung nandito sa loob. Kasi po aantayin yung paglabas ng kanyang ngipin. Ipin. Okay. Very challenging din yung mga times na yun. And then, di ba, sa mom, syempre, yung pain ng anak mo, doble sa pain. Opo, lalo na nung unang-una, 3 months old, ooperahan. Parang ang sakit isipin, pero wala ka namang choice. Now, he's okay. Yes, he's okay. Thank God, and you're okay. Opo. Pero nung mga time na yun, paano mong tinanggap yung mga challenge na dumating sa inyo mag-ina? Puro iyak lang nung time na yun. Kasi parang hindi ko maisip. Sabi ko, bakit sa akin ba ito nangyayari? Parang anong reason? Kasi syempre kapag nakikita mong umiiyak, parang masasaktan ka rin, di ba? Pero ano naman, thankful ako na yun lang yung naging diferensya. Pero meron ako nabalitaan, sis, about yung billboard. Nasa kotse kami, nagda-drive. Tapos sabi niya, may nakita siyang billboard ni Vicky Bello. Tumutulong si Vicky Bello dati na magpa-close ng cleft lip. Tapos nadaanan namin. Sabi niya, Mamo, look po, parang sa akin. Sabi ko, oo, anak. Tapos sabi niya, bakit, ma'am? Parang gano'n, nagtatanong siya. Sabi ko, paglaki mo, i-explain ko sa'yo. Kasi, syempre, hindi niya maintindihan. Actually, ginugol niya, tapos nagtatanong siya sa akin kung ano daw yung naging cause, ganyan. Eh, wala naman siya talagang cause. Kumbaga, hindi lang talaga na-develop yung ganun habang pinagbubuntis ko siya. Proud ako na ipinanganak ko siya. Tapos ngayon, he's a grown man. Yeah. Tapos, ang bait-bait, masunuring anak. You have to tap yourself on the shoulder kasi ikaw din yun. Thank you. Robbie Tan of Seiko Films, ang naka-discover po sa aking talento bilang isang sexy actress or actress. Kasi, in fairness kay Tito Robbie, nung na-meet niya ako, talagang na-feel ko sa kanya na meron siyang paniniwala sa akin. Ano bang nakita sa akin itong ni Tito Robbie na para talagang may drive siya talaga na magiging big star ka. Ganun talaga yung pag-motivate niya sa akin. So, nung nakita niya ako talaga, mag-sign ka na ng contract. Ganun. Ang unang talent financier ko is how much is... Oh my God, sis! Okay. Ang unang talent ko naman, in fairness naman kay Tito Robbie, nasa kontrata ko, gagawa ka ng sexy films, tapos 12 days kami sa Halahala Rizal. Oh, walang signal. Doon ka matutulog. Naka-service lang kami ng, alam mo yung van lang, sis, ng mga pangpagkain. Ano ba yan? Catering. Boss Robbie naman. Ano ba na? Joke. Tapos ang talent ko naman, in fairness, may 50,000 naman sa unang-una kong pelikula. Hindi na masama. Hindi na masama. Pero naubos din siya agad. Kasi gusto niya, bili ka ng damit, magkano ka, ganyan, mag-gym ka. Uy, love na love ka talaga ng Tito Robbie. Love na love niya ako. Kasi nung pangatlo na, parang sabi ko, Tito Robbie, parang hindi ko naman nararamdaman na artista ako. Kasi nga, syempre, hindi pa naman tayo nakikilala. Parang mag-quit na lang po ako, ganyan. Sabi niya, hindi, wag. Anong gusto mo? So, binigay niya naman yung gusto ko. Tapos nakilala ko na si Tito Jojo noon. Nakakatuwa. As in, yung binigay na yung gusto yung mga house and lot. Hindi pa naman. Wala pa tayo doon. Wala pa tayo doon. Isa siya sa mga naging masaya nung time na nakakuha ako ng TV show. Jeffrey Jeterian. Ayan, isang napakagaling na direktor. Naging direktor ko po siya. Sa Bikini Open. Tatalon kami sa swimming pool ni Francine. Eh, ayoko mabasa yung buhok ko kasi kinulot. Tapos kapag tumalon ka, kukulutin siya ulit. Correct. Eh, ang tagal. Tapos nagka-action siya. Sabi niya, lahat tatalon na. Hindi kami tumalon ni Francine. Nagalit siya kasi syempre nga naman, yung mga tumalon, tutuyuin na naman yung buhok. Tama. Tapos yun, nag-sorry lang kami na parang hindi namin naman sinadya. Akin, hindi kami marunong lumangoy. Ayun, ang isang problema. Hi, I'm Gail Santana. I'm 18 years old from the shoe capital of the Philippines, Marikina! Welcome to Bikini Open 2005! Pero fun naman to work with
Direk Jeffrey. Oo, ang babait kasi nila. Sobra kong swerte kasi napunta ko talaga sa mga mababait. Good directors. Mm-hmm. Good directors as in magagaling at good directors pa na mababait. Opo. Ayan, si Francine Prieto. Ayan. Si Francine, isa yan sa mga naging kaibigan ko talaga until now na sobrang totoong tao. Lahat ng sabihin niya na manggagaling sa kanya, totoo. Ganun lang siya, pero sobrang niyang genuine kasi. Parang what you see rin siya is what you get. Mm-hmm. Ano? Tsaka, Jojo Gabinete. Sa Tito Jojo. Ayan, manager ko yan. Ever since, yun nga po, nabanggit ko na si Tito Robby yung parang nag-connect sa aming dalawa after sa mahabang kwento. Tapos yun, hanggang ngayon, parang siya yung tinuturing kong tatay sa showbiz, sa pamilya. Lahat ng mga natutunan ko sa buhay ko sa simula sa showbiz, ina-adapt ko kasi yun yung advice niya. Talagang sinusunod ko kasi nakita ko na wala naman siyang ibang masamang ina-advise. Kumbaga, nakikita ko na para sa akin naman lahat ng ikabubuti mo naman. Words to ponder from Psalm 27 verse 14. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Amen. Sis, thank you very much. Bago tayo mag-bye-bye sa ating mga friends, I would like to thank our sponsors. Maraming salamat po sa aking sister, si Lucy Britannico of Britannico Salon and Hair Shop Salon for my hair. And I would like to thank si Kaleya of Bernardo's Gold and Diamonds for my jewelry. Gusto ko rin po magpasalamat sa Apostol Dental Clinic for my smile. And I also want to thank Jill Stewart for my eyewear. And of course, FG Clinic, maraming salamat sa iyo, Doktora Mitzi, for my skincare. Friends, you know the drill. Kung nagustuhan niyo po itong aming episode ni Zoobs, please paki-like, share, and then subscribe. Please press the notification bell para malaman ninyo kung kailan yung susunod na vlog natin. Please. Ayan, iniimbitahan ko po lahat ng nanonood sa vlog po ni Miss Nuki Serna na sana po ma-follow at ma-subscribe nyo din po ang aking channel, Diana Zubiri Smith. Ayan, pwede nyo rin pong i-like and share ang aking mga old videos. At ang ginagawa po namin dito ay daily vlog, so sana ma-enjoy nyo rin po. And maraming salamat po sa panonood sa aming vlog for today. Sis, meron akong munting gift para sa iyo. To show my love and appreciation. Thank you. Diana, thank you very much for being here. But friends, always remember, ha? Whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Yay. Thanks, Diana. Thank you.